Fourth Harvest, mga Lodi. Ayan, parang hindi na tumitigil bumubunga dito sa side na to, di ba? Kala ko kahapon, walang ganitong karaming bunga. Pero ngayon, ayan na naman sila. Ano? Ayan ang pang third, ay fourth harvest natin. Dito sa kabila, ayan, nagsisimula na sila. So, as usual mga Lodi, ayan, mag-harvest na naman tayo. Ayaw ng paawat. So, ayan, thanks God. Ayan. So, magsimula tayo dito sa taas. So, sa mga gusto pong mag-alaga dyan ng mushroom, binabalaan ko na po kayo. Medyo mahirap po yung pag-aalaga ng mushroom. Mukha lang po madali, pero sa totoo lang, nakaka-stress po kapag hindi sila bumubunga, no? Alam nyo mga kaamag, hindi pa naman talaga ako ganun ka-expert at kagaling pa sa pag-mushroom, no? Hindi po ako feeling expert at hindi ko po kayang may paliwanag ang lahat ng dahilan kung bakit ganito, ganyan ang nangyayari sa mushroom natin. So, isa lamang po akong magsasaka, no, na natuto sa pagmamushroom. At hindi po ako scientist sa pagmamushroom dahil hindi po ako dumaan sa seminar at pag-aaral ng talagang pag-aaral sa pagmamushroom. Kaya minsan, hindi ko po masagot lahat ng mga tanong nyo, lalo sa mga technical, kung bakit ganito ganyan. So mga kaamag, ako po ay natuto lamang sa pagre-research, pagbabasa at panunood at at nagtanong-tanong rin po ako noon sa mga mentors na hindi madamot sa kanilang nalalaman. Pero guys, hindi po ako umaabuso noon, no? So kapag hindi nila ako sinagot noon, hindi po ako nagagalit dahil humihingi lamang po ako ng pabor. So magsariling sikap din po tayo sa pagre-research dahil sa panahon ngayon, nasa internet na po talaga ang lahat. So katulad po nitong YouTube channel ko, baka meron po kayong mapulot na konting aral or idea. And puno na yung unang planggana natin mga Lodi. Okay, pangalawang planggana na tayo. So, dumaan po ako noon sa maraming trial and errors. Katulad nyo din po ako noon. Minsan namrong problema sa bakit hindi bumubunga yung mushroom natin. Bakit ang tagal? So, marami pong factors kung bakit natatagalan yung pamumunga ng mushroom natin. So ito po, no, based lang po sa observation ko sa trial and errors ko. So ang una pong nakikitang dahilan ay hindi namimit ang kailangan ng ating mushroom tulad ng humidity at temperature sa loob ng ating growing house. So mahalaga pong panatilihing laging malamig at may sapat na ventilation at humidity ang loob ng ating growing house. So, hindi po kailangan maganda ang growing house nyo. Ang kailangan nyo lamang po ay ma-provide ang 5 parameters ng pagmamushroom tulad ng food, light, humidity, air at temperature. So, bakit ganito kaamag? Na-provide ko naman parati ang 5 parameters sa pag-aalaga ng mushroom. Bakit wala pa ring bunga? Minsan kasi, guys, ang dahilan din ay mula sa ating pagkukompose. Either pangit ang pagkakompose, minadali, kaya mabagal kainin ng amag ang substrate, kaya matagal bumunga. Minsan din over moisture, and minsan din hindi naiiwasan na maging mainipin tayo.
So ayan mga Lodi, puno na yung pangalawang planggana natin. Ayan, pangatlong planggana na mga sir. Ayan. So, ang ganda ng harvest natin ngayon. So, hindi po para sa taong mainipin ang pagmamushroom. Hindi rin po ito sa isang dangkal lang ang pasensya. Ang mushroom po ay parang babae na lagi mong nililigawan, no, para ibigay niya ang matamis niyang bunga. STOO. Kaya dapat matyaga tayo at mapasensya and be consistent sa pag-aalaga para mapabunga mo siya. Dahil ang pagmamushroom po ay parang nagre-representa ng iyong pagkatao. Dahil kung napabunga mo siya, ibig sabihin ikaw ay matyaga, mapasensya at hindi basta-basta sumusuko. Sobrang iba po ang pakiramdam or feeling sa pagmamushroom. Dahil kapag nakapagpabunga ka po at maganda ang pagpapabunga mo, ay parang ito na po yung amukha mo or yung pride mo. Dahil napakahirap po talagang magpabunga ng mushroom, lalo kapag baguhan ka lamang po, kapag hindi mo pa siya naiintindihan. Kaya payo ko po ay dumaan po kayo sa seminar kung ayaw nyong kainin kayo ng mahabang panahon sa trials and error. So, katulad ko po ay dumaan po ako sa trial and error dahil hindi po ako nag-seminar. So, marami po akong palpak noon na nagawa at pagkakamali. Tsaka marami ring pera noon na nasayang, no? So ito na guys, pangatlong planggana na. So baka makatatlong kilo tayo ngayong araw. Sa palengke guys. So as usual guys, dito pa rin ako sa gilid.